Hey yo, what's up sa inyo mga kahabi? Inan, so nagbabalik na naman tayo para sa panabagong vlog. So bago ang lahat, intro muna tayo. In 3, 2, 1... Yan, so yun nga na makahabi. So, kanina umaga, so may nag-text sa akin na packet na daw ng Baguio yung bagong strain natin ng isda. So, manggagaling siya from Pangasinan. So, ito yung story kung paano ko siya nakuha. So, panoorin nyo guys. Hello! So, good evening. As promised, mag-draw-draw na tayo ng lucky winner for reaching milestone in Pangasinan Guppy Keepers. So meron na po tayong mahigit 1,000 na members. So ito na po, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Meron pong sumaling 100, no? 100 po. Yung mga nagulo po ang numbering, pasensya na po. Hindi bale, meron pa pong susunod na draw, no? If you would like my page, yung Guppy ni Doc, mag-aano ulit tayo ng isang paraffle doon. So ito na po. Ito. Hinalo ng hinalo. So, ito na po. Yan. Bubunot tayo ng isa. Isa lang po ang winner, ha? Okay? Ang number ay number 95. Lapit mo. Yan. Number 95. Oh, 95. So, malinaw, ha? Walang daya yan. Ang 95 ay si Gerald Paul Nadal. So, Gerald Paul Nadal, congratulations. Ikaw ang nanalo ng Golden King Cobra Trio. So, pag-usapan na lang natin. Message. So, ayun. Bale, dun ko siya nakuha, guys. So, paraffle siya. And, mga last week yata yun, or last week siya pinaraffle. So, nag-try lang akong sumali dun sa raffle kasi parang celebration for 1,000 members of the group. Tapos yun nga, sa kapalaran na bono tayo mga kahabi, no? So tara, samahan nyo ako dahil kukunin natin yung strain, bagong strain natin. Let's go! Dito na tayo sa pag-meet up namin ni Sir Bendrix, yung tao ni Doc at kapi ni Doc. So, te-text ko muna siya mga kahabi, tapos kita-kits na lang tayo mamaya kapag nakuha ko na yung item natin. Yo, what's up mga kahabi, no? So, naka-uwi na ako. Yan. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina sa town kasi bawal mag-vlog dun sa dito sa city. So, umuwi na lang muna ako, tapos pinadalikan na rin umuwi kasi kailangan ko nang i-acclimate ito. Kasi galing nga siya sa baba, so medyo matagal-tagal na pag-acclimate yung gagawin natin dito. So yun, shoutout muna, maraming salamat sa Guppy nito, tsaka sa group, Pangasinan Guppy Keepers. So maraming salamat din sa group na yan. So balik tayo mamaya, acclimate muna natin sila. Let's go!
Yun, so dito na sila mga kahabi. So dito muna sila sa ngayon sa 2.5 kasi ito yung naka-ready na tank. Hindi ko kasi na-expect din na ngayon darating. So akala ko sa weekend pa. So dito muna sila. So naka-cycle na tong tank natin na ito ng mga 3 weeks na siguro. So okay na siya, stable na siya. So yun, klimit muna tayo 30 minutes tapos balikan natin sila maya-maya. Laters! A few minutes later. We're back mga kahabi na. So ito na. So mga almost 1 hour na kung in-acclimate ko sila. So in an hour ko na lang yung acclimation niya para sure tayo na hindi sila ma-water shock. So i-release na natin sila. So ito. Lagay muna natin sila dito na para pakita ko siya sa sila sa inyo ng maayos. So dito muna. So ito yung una. So ito yung male. Ayan. So golden king cobra. So yan yung male natin. Unahin natin yan. Siya mga kahabi. Medyo malabo pa. So, hindi pa masyadong bumalik yung kulay niya. Kasi stress pa siya sa biyahe. Yan. Ayan siya. Ayun ko, nag-focus yung cam natin. Yan. So, next natin, female. Yung mga female naman. So, ito siya. So ang gaganda ng kulay nila no? So talagang yellow. Stressed pa sila sa lagay na yan. Ayan. So titignan natin ulit maya maya. So transfer muna natin ulit. Yan. So yun sila no. Ang gagwapo. So transfer na natin sila dun sa tank natin. So hindi natin isasama yung water na mga kahabi. So ganun dapat kapag nagta-transfer kayo ng isda nyo, lalo na pagaling sa mga pet shop, huwag nyong isasama yung tubig. So advice ko lang, huwag nyong isasama kasi baka may sakit or just to be safe lang. So na-transfer na natin. Ayan. So mas maganda yung kuha natin. Ayan. So yan yung male. Tapos ito naman yung mga female natin. Wow. Ayan sila. Ayan. So sabi ni Doc nasa 3 to 4 months old na sila. So pwede na rin natin silang i-breed. So for now, ito muna ang magiging bahay nila. Yung planted na 2.5 gallon ko na nire-reserve ko para sa kanila talaga. Tapos ililipat na lang natin sila sa mas magandang grow out siguro or sa mas magandang breeding setup pag medyo okay-okay na. So ayun mga kahabi na, so maraming salamat ulit sa Gabi Keepers Pangasinan and kay Gabi ni Doc. So ayun, pag napapalad mo to Doc, maraming salamat ulit sa uulitin. So like niyo na rin pala yung page niya kasi baka magpa-raffle siya ulit. Sertain tayo, sertain kayo. So yun, happy fish keeping sa lahat. Maraming salamat.